Mga kasawsaw, ngayon ituturo ko sa inyo yung mga dapat at hindi dapat gawin after nyong pavaksinan yung mga alaga nyo. But before yun, isishare ko muna sa inyo kung saan nagpapavet si Riri. Dito lang po yun kay Doc Ron sa tapat ng Selcor Bitas and medyo pricey lang sa kanila pero sulit naman. Simula nung baby pa si Riri, nung pagkaliit-liit niya pa and ngayong lumaki na siya ng ganyan, ay dito pa rin kami. Kahit sa Manila na kami nakatira ngayon, talagang umuwi pa kami dito kasi nga schedule niya ng kennel calf vaccine ngayon. And yes, mga kasawsaw, ganun po kalaki yung tiwala ko sa kanila. So ayun na nga, ang dapat nyong gawin after nilang mavaksinan ay pakainin nyo sila ng favorite nilang pagkain. Katulad yan si Riri, pinakain ko ng peanut butter na made for dogs. Para din hindi sila matroma dun sa pagpapavaksin nila. At maiisip nila na after nun ay meron pala silang makukuhang treats. Dahil yung McDo na kinakain ko ay bawal sa ating mga fur babies kasi may mga nakahalo ng pampalasa dyan. Next naman ay kailangan nyo silang painumin ng mga vitamins and supplements para mas lumakas pa yung immune system nila. Katulad na nga lang ng Himalaya Immunol, rich in calcium and moringa oleifera. And ilagay nyo sila sa place na magiging komportable sila at hindi mai-stress. Kasi kapag na-stress sila ay maaaring bumagsak yung immune system nila and pag nangyari yon magkakasakit po sila. Ito naman yung mga hindi nyo dapat gawin after nilang vaksinan. Unang-una sa listahan ay wag na wag nyo silang papaliguan dahil mai-stress talaga sila dyan. Maghintay muna kayo mga kasawsaw ng 1 linggo and pwede nyo na silang paliguan. Lastly, ay huwag nyo muna silang ibiyahe or huwag nyo muna silang patakbo-takbuhin at laro-laruin dahil po bawal pa silang matagtag. Dahil pag natagtag sila ay maaari silang ma-stress.